pag-uusapan naman po natin kung paano nga ba iniikot yung itlog sa ating incubator at kung ilang beses nga ba iniikot yung itlog sa loob ng incubator. Yan. No, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kabakyard kasi marami nagtatanong sa atin kasi yung incubator natin is manual. Marami nagtatanong kung paano ba iniikot yung itlog, ilang beses ba iniikot yung itlog sa loob ng isang araw. So ayan, stay tuned kayo mga kabakyard at panoorin nyo ito. Ngayon mga kabakyard, tulad nga kanina sa sinabi ko, ay pag-uusapan natin kung paano nga ba iniikot yung itlog sa loob ng incubator at kung ilang beses ba iniikot sa loob ng isang araw. Ngayon ay may nakaload tayo dito na itlog at makikita nyo ayan sa loob. Manual po kasi yung ating incubator kaya ganyan, no? Ngayon ay paipaikutin natin yung itlog sa loob ng incubator para ituturo natin kung paano iniikot yung itlog sa loob ng incubator. Ayan, pero bago muna, yan yung temperature natin sa ating temperature controller, 37.8 at naka-off yung heat. So, ibig sabihin, siya po ay walang heat ngayon, no? Naka-off. Bali, under yung kanyang heating pag nasa 37.2. Okay? Yung gamit ko po ay ceramic bulb, hindi po yan. Buksan natin mga backyard. Yan. Yan, rinig na rinig nyo po kung ano yung tunog ng ating. Okay. Ito mga kabakyard, kung makikita mo yung itlog. Yan, sa kabilang side niya ay mayroon siyang mga markings. No? Mayroon siyang marking. Dito na side, meron tayong straight line. At dito na side, meron naman tayong X na marking. No? Ayan, visible ba? Ayan, makikita niyo yan. Kaya natin ito nilalagyan ng X at saka straight line para malaman natin kung yung itlog ba natin na paikot natin or hindi. Ganun yung purpose, no? Yan. Kahit ano po yung marking nyo po, as long na malalaman nyo lang po, manapik. Sa pag-ikot po ng itlog, kasi nga po sila ay manual, ganito lang po. Yan. Yan. Yan lang. Nakaikot na po siya sa X. So, same. Yan yun. Tapos, kung hindi nyo nun paikot, ganyan po yung pag-ikot pag manual. No? O ngayon, ganito. Diba nakikita natin ngayon, ikis na yung nakalabas. At ugaliin nyo pong i-sorby mabuti kung yung mga itlog ba ay naikot or hindi. No? Yan. Ganyan lang po yung pag-ikot mga kabakyard, no? Sa manual incubator. Kasi nga po, manual tayo, hindi tayo automatic. No? Sa nagtatanong naman kung ilang beses iniikot yung itlog sa isang araw, mas maganda po is 3 times a day po siya maiikot sa loob ng isang araw. 3 times a day po ay maganda na po yan na pag-ikot sa loob ng isang araw. Kung sobrang busy naman kayo, mas maganda po na 2 times a day, 1 in the morning at 1 in the afternoon. Pero mas maganda po 3 times a day, isa sa morning, isa din po sa hapon sa pag-iikot, no? Para mas maganda yung pag-ikot ng itlog, mas malaki yung tsansa na mahahat sila lahat, no? Lalo na pag sila ay mga fertile talaga. So, ayan. Natapos na natin yung first layer sa pag-ikot. Yung next naman natin ay yung yan sa baba, no? Ayan.
3 times a day po yung pag-iikot ng itlog pag manual. Pag kayo naman po ay sobrang busy, pwede na po yung 2 times a day. Ayan po. Ganyan lang po mga kabakter yung pag-ikot ng itlog, no? Ayan. Dito meron tayong mga Brahma. Ayan. Ayan, ikis. Street line. Ayan, ikis. Ayan. Ganyan lang po mga kabakyard, no? Hindi po mahirap yung pag-i-incubate ng manual. Yung risky lang po talaga sa pag-i-incubate natin dito sa manual is yung pag-turn nila. Kasi minsan, nakakalimutan natin mag-turn. Kaya sabihin natin, pag-manual incubator, nakakapagod yan, nakaka-uma yan sa pag-iikot. Pero pag nasanay ka na po, ay no problem na po yung sa iyo sa pag-iikot po. Okay, mga kabakyard, ayan po yung sa pag-iikot ng itlog. Yung tamang pag-iikot ng itlog sa manual incubator. So, time check tayo sa ating nasa 32.8 na po siya. Kasi nga po, binuksan natin yung ating incubator. Okay, no? Hanggang dito na lang makabakyard yung ating video. Alam ko po ay maiksi lang po ito yung aking ginawa po at sana po ay nakatulong po sa inyo. Lalo na po sa mga baguhan dyan po na nag-i-incubate po, no? Sana po ay sa ganitong turo ko po sa inyo ay may natutunan kayo kaunti para kayo din po ay maging successful magpapahatch ng itlog sa manual incubator, no? Tandaan po natin, yung pag-iikot ay simple lang po at kailangan po nasa 3 to 2 times a day po natin iikot. Minsan naman po pag hindi po natin iikot, naigi yung itlog sa ating loob sa ating incubator, isa din po yan sa nagkukos kung bakit yung mga sisiyaw ay hindi makakalabas. Kumbaga nakatuka lang tapos hindi nakakalabas. Isa din po yun sa factors na yung hindi tamang pag-ikot o kaya nakalimutan kulang sa ikot, yun din po yung cause ng minsan pag hindi successful yung hatch ng ating mga alagang manok. Okay po. So hanggang dito na lang mga kabakyard, no? And sana may natutunan po kayo. Hanggang po sa sunod po natin na mga video.